NBA talks muna tayo. But first, make sure you like this video at mag-subscribe. Hit mo na rin ang notification bell para wala kang mamintes ng mga videos natin. Ang NBA Finals ay currently 1-1. Tapos ang LA Lakers star na si LeBron James ay nakatutok sa buong playoff sa kanyang tahanan. Sa isang show na The Shop ay nag-guest si LeBron kung saan tinanong siya kung saang team niya gusto maglaro sa dalawang team na nasa NBA Finals. Ang sagot niya ay ang Golden State Warriors. At kung bakit naman daw? Because of Draymond Green. He would love to get into pissing match. He loves when somebody cuss him out. Both players are competitive and demand the absolute best sa kanilang mga teammates, and it's really something else. Earlier this year, nagsabi na din naman si LeBron na gusto niyang maging teammate si Stephen Curry, pero hindi sinabi kung sino sa dalawa ang lilipat ng team. But probably LeBron will go to the Bay Area kasi he is known naman to switching teams. Kung saan all good naman daw si Curry sa kanyang team ngayon. Pero if ever LeBron and Steph tandem is unfair, 'di ba? Next, let's talk about the Boston duo. Nalampasan nila ang Brooklyn Nets with Kyrie Irving and Kevin Durant. Tinalo ang defending champions na Milwaukee Bucks sa second round at sa East Finals ang formidable Miami Heat. Hindi nila magagawa ang lahat ng yan kung wala ang kanilang duo with Jayson Tatum and Jaylen Brown. During sa isang interview kay Marcus Smart, sinabi niya kung ano ang pagbabago ng dalawa. Ito lang naman ay yung kanyang nakikita bilang teammate kasi, 'di ba dati, sabi ko rin, hindi sila pwedeng mag-coexist kasi redundant yung playstyle nilang dalawa. Pero anong nangyari? They prove us wrong. Sa gitna kasi ng criticism, na-develop ng dalawa yung pagiging selflessness. Klaro sa lahat na kaya nilang umiscore in any other way. Pero ang main question before, what can they do para sa kanilang mga teammates? Para kay Smart, nag-matured na ang dalawa. Kumbaga dati parang pasikatan lang, ngayon it's winning time. Again, pasensya Jayson Tatum at Jaylen Brown dahil isa ako sa mga nagsabing dapat matrade ang isa sa inyo. Kudos to Marcus Smart, he's been great, hindi lang sa kanyang laro kung hindi sa kanyang leadership. Dahil sa kanyang pagiging vocal ay nabuhayan ang dalawa. And that's all for this video, let me know all your thoughts in the comment section below. I will now step back, bye-bye.